Neverland Ranch, ito'y malatim part na tirahan at playground ng musical icon na si Michael Jackson. Ngunit, ano nga ba ang madilim na lihim sa lugar na ito na inilantad ng dating kasambahay ni Michael? Nakapalob sa video ito ang buong istorya na ikagugulat mo, kaya tara kaasong at sabay-sabay natin alamin! You know, kaasyong ano, aminado ako na naging isa ko sa fan noon ni Michael Jackson. Eh, talaga naman kasing ang gaganda ng kanta niya at mapapainda ka. Ngunit noong mapanood ko yung video tungkol kay Angelica Zambrano, kung saan ayon sa video na silip niya na si Michael ay nasa impyerno at hirap na hirap sa lagablam ng apoy, kinilabutan ako. Panoodin nyo na lang yung actual video, lalo na sa mga fan dyan. May babala doon. Pero siguro pagkatapos yun na lang panoorin ang video na ito. Now, going back, kahit lagpas na ng isang dekada mula nang pumanaw ang star performer, eh patuloy pa rin siyang nababalita. Ang mga headline ay hindi patungkol sa kanyang pagiging King of Pop o kung gaano siya kagaling, kundi ang headline ay patungkol sa kanyang pagiging King of the Kids dahil nabalita ni si Michael Jackson ay isang child o nangabuso ng bata. Ang nag-akusa sa kanya ay si Adrian McManus, remember the name Adrian, na hinar mismo ni Michael Jackson para maging yaya o kasambahay niya sa loob ng Neverland Ranch, kung kaya maaring may alam ang babaeng ito. Mga madidilim na sekreto ni Michael Jackson. Siya ay andun sa malatim part na lugar na yon sa loob ng 4 na taon. Sa isang interview, nabanggit ni Adrian na nakalata si Michael Jackson sa kanya na siya ay mayroon ng nalalaman. Kaya umaga ng Linggo, Mother's Day, siya ay tinawagan ni Michael at tinanong ng ganito, "Ano ang nalalaman mo?" Tinanong siya ng paulit-ulit ng 8 beses at tinanong sa uli, "Anong alam mo, Adrian?" Si Adrian McManus ay isa sa trusted member ni Michael Jackson noon, na ngayon ay isa na sa nag-aakusa sa kanya. Mula 1990 hanggang 1994, si Adrian na kasambay ay merong access sa inner area ng Neverland Ranch na pagmamayari ng isa sa pinakasikat na tao sa mundo. Dinescribe niya si Michael na merong 2 different sides. Merong mabait na side at merong dark side na pakiramdam niya na manipulator. At kung sino magkaroon ng contact ay winawasak at isa siya sa winasak ni Michael. Ang mga akusasyong ito ay hindi lamang mula kay Adrian McManus dahil galing din ito sa 2 lalaki na minsan ay naging ka-close at loyal sa singer. Ayon sa kanila, sila ay pinagsamantalan sa pinakamasamang posibleng paraan. Ngunit ang tanong, magagawa nga ba ito ni Michael Jackson? Siya nga ba ay harmless o isang matinik na Makalipas ang 20 years, muling bumalik si Adrian para masilip ang dati niyang pinagtatrabahuan, ang Neverland Ranch. Idiniscover niya ang lugar nito na parang isang bangungot. Ang lugar nito ay dinadagsa pa rin ng mga fans, ngunit para kay Adrian, ito ay hindi isang masayang lugar. Ang $67 na Neverland Ranch ay nananatiling walang nakatira at off-limits para sa mga bisita. Dagdag pa dyan, nung nagsisimula si Adrian magtrabaho sa Neverland Ranch ay sinasabing mayroong mga rules doon na kailan sundin ng mga staff, tulad ng di ka pwedeng tumitig, hindi ka pwedeng humingi ng autograph, gagawin mo ang anumang iuto sa'yo nang hindi nagtatanong. Basta gagawin mo lang, sa unang 3 buwan ng pagiging miyembro ng team, nagsimulang maglinis si Adrian ng kwarto ni Michael na siya'y napinagkakatiwalaan siya ng tao. Ang sabi ni Adrian na noong first time niyang maglinis ng kwarto ni Michael, eh hindi niya alam kung saan magsisimula dahil yung mga gamit ay kung saan-saan lang nakalapag. Ito yung actual video kung saan makikita ang singer ay nagre-relax sa Neverland. Siya ay masayang nakikipaglaro sa mga bata. Ngunit, ano kaya ang bagay na nag-trigger kay Adrian para maghinala na si Michael Jackson ay mayroong interes sa mga bata? Ganito yun, napansin niya na puro mga batang lalaki ang pinapupunta doon at hindi ka makakakita ng mga batang babae. At kapag pupunta yung mga batang lalaki ay inilalagay nila ang kanilang mga damit sa maleta sa kwarto ni Michael. Kaya dito nagsimulang ma-realize at magtaka ni Adrian kung sabay-sabay ba silang naliligo o natutulog ba sila sa kanyang kama. Yung tinutukoy niya dito ay yung pinakamasamang uri ng pagtulog kasama ang mga bata. Anya, alam niya ang totoo. Ando doon siya. At kapag papasok sa kinabukasan sa kwarto eh, madadatnan niya na may mga brief ng mga batang lalaki na nakalapag sa sahig. O kaya naman sa jacuzzi, sa higaan ni Michael. At sa closet, kaya nung makita niya ang mga ito, doon na siya naghinala. At kung i-describe ang mga brief, anya ito ay malutong na mayroong pagkadilaw naman siya. Ngunit hindi niya alam kung kanino ang mga ito dahil ang mga batang lalaki ay nagsusuot ng brief ni Michael. The more Adrian saw, the more convinced na si Michael ay isang paghinala na hindi lang siya ang nakaramdam, kundi pati ang ibang staff sa Neverland Ranch. At hindi lang yan, sa pagmamasid ni Adrian, hindi lang brief ang napansin niya. Dahil sa Neverland, mayroong maraming Vaseline ang nagkalat. Minsan ito ay natagpuan sa mga golf cart, minsan naman ito ay nasa kwarto ni Michael. You know, yung mga gantong bagay na pampadulas eh, ginagamit sa alam nyo na. Now, going back, ang higit na ikinabahala ni Adrian ay ang pagiging physical ng popstar sa mga bata.
hindi yung pambubugbog ano, ito yung other way around. Kabilang dito ang pag-upo ng mga bata sa kanyang kandungan, paghima sa mga kamay at buhok nila, at pangahalik at pangyayakap na hindi pabor si Adrian dahil unang-una hindi naman niya sila anak. Noon tikom ang bibig ni Adrian dahil siya ay pumirma ng agreement na sila bilang staff eh hindi pwedeng magtanong at mangialam. Bukod dito, noong 7 years old si Wade Robson, tinanong siya ni Michael kung gusto ba niya at ng kanyang pamilya pumunta sa Neverland. Ang 7-year-old na bata noon na ngayon ay Australian choreographer ay sinasabi na siya ay inabuso ng singer noong siya ay bata pa lang. Nag-flashback ang mga sinabi sa kanya na sakaling malaman nila kung ano ang nangyari, e makukulong sila habang buhay. Siya at ang dating actor na si James Safechuck ay inakusahan si Jackson ng pinakakasuklam-suklam na kasamaan. Now, noong taong 2005, ang abogado ni Michael na si Thomas Messero ang tumulong para i-clear si Jackson sa kaso at dinidepensahan niya ang singer hanggang ngayon. Anya, siya ay 100% kumbinsido na si Michael ay hindi kailanman ng abuso ng mga bata at siya bilang abogado ay hindi nakatanggap ng extra payment para magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Michael Jackson. Noong 1990s, maraming bata ang iniimbitahan sa Neverland para ma-enjoy ang theme park at zoo. Ngunit, ang yaya o kasambahay ni Jackson na si Adrian McManus ay nagsabi na palaging may iilang masiswerteng tila nakatanggap ng special attention katulad ng batang lalaki na bida sa palabas na Home Alone. Ang aktor na si Macaulay Culkin na sinasabi ni Adrian na nakita niyang hinahawakan ang batang aktor sa masaselang parte. Ngunit, tinatanggi ni Macaulay Culkin hanggang ngayon ang sinasabing pang-aabuso sa kanya noong bata pa siya. At noong taong 1993, isang batang lalaki na dating kaibigan ni Jackson ang tumalikod sa kanya. Inakusahan ng 13-year-old na si Jordan Chandler si Jackson ng pang-aabuso habang nag-i-sleepover sa Neverland. Ayon kay Adrian, may nakita siyang mga bagay na sa tingin niya ay hindi dapat na ginagawa ni Michael Jackson kay Jordan Chandler. Ito yung panghalik at paglapit sa punja ni Jordan. Now, pumunta ang mga pulis at nag-imbestiga sa mga paratang na pang-aabuso at inihiyag ng pamilya ni Jordan Chandler na naghahanda sila ng kaso. Ngunit, sa kabila nito, sinabi ng kasambahay na si Adrian McManus sa mga pulis na hindi pa niya nasaksiyan ang pang-aabuso ni Jackson sa mga bata. Kung bakit ganun ang kanyang sinagot? Sabi niya sa interview ganun ang kanyang sinagot dahil siya ay natakot magsabi ng masama tungkol kay Michael. At 30 days after tumawag si Michael sa kanya at dinidemand na malaman kung ano ang sinabi niya sa mga investigador tungkol sa kanyang behavior. At isang araw lumapit sa kanya si Michael at sinabi na, "Adrian, this is for you." Inabutan siya ng isang maliit na index card na naka-staple sa gilid at may nakasulat na, "Thanks for everything." At nung buksan niya, ito ay $300 o halos 15,000. At ang batang lalaki na si Jordan Chandler at ang kanyang pamilya ay nakatanggap naman ng $20 million mula sa singer na umantong sa matinding batikos na binibili ni Jackson ang katahimikan ng kanyang mga biktima. Matapos magbayad ni Jackson ng million-million para ayusin ang gusot na ito laban kay Jordan Chandler, nagbago ang lahat para sa mga workers sa Neverland. Si Adrian McManus ayon sa kanya ay pinagbantaan ng mga security guard ni Michael dahil marami siyang alam. At ito yung medyo malala. Sinabihin siya na kung sakaling magpa-interview siya sa TV, ikukuha sila ng tao para patayin siya. Hihiwain ang kanyang leg at hindi kailanman mahanap ang kanyang katawan. Kung kaya ang kasambahay ay natakot, nabuhay siya sa takot sa loob ng maraming taon habang si Michael ay nabuhay sa mga rumors. At noong taong 2003, nakagawa si Michael Jackson ng isang malaking pagkakamali. Ito ay noong imbitahan niya ang journalist na si Martin Bashir para ipakita ang kanyang buhay sa Neverland. Sa dokumentary, tinanong ni Martin Bashir ang batang lalaki tungkol sa sleeping arrangements sa Neverland at doon na nagkagulo-gulo ang lahat nung may inamin yung bata. Ngunit, totoo nga kaya ito? Kapag kinumpara yung video sa dokumentary at yung original video lumalabas na nagkaroon ng manipulation. Meaning, hindi buo at sinadyang putulin ang video para palabasin na mukhang gumagawa ng kakaiba itong si Michael. Pagkatapos i-broadcast, inakusan ni Michael Jackson si Bashir, ang journalist, ng manipulating the interview na sumira sa karera ng singer. Ito ang naging mitsa upang salakay ng mga pulis ang Neverland Ranch. Humigit kumulang 70 sheriff ang sumalakay sa Neverland. Hinalugot ang bawat gusali, bawat kwarto, mga computer para sa ebidensya na anumang bagay na mahanap nila para madiin itong si Michael. Ngunit, ang kredibilidad ni Adrian McManus, ang isa sa mga staff ni Michael ay muling kinwestiyon dahil sa kanyang pabago-bagong salaysay ng kanyang mga nakita sa Neverland. Ang sinupang ebidensya na ibinigay niya noong taong 1993 ay hindi siya nakakita ng anumang inappropriate na kilos ni Jackson sa sinumang bata. Ayon sa paliwanag ni Adrian, pinagbantaan siya ni Michael sa inatakot kung anuman ang mangyari sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang anak. Aminado siyang hindi niya sinabi ang totoo dahil siya ay pinagbantaan. Now, noong taong 2005, ang kaso ni Jackson ay dumating sa korte. Si Jackson ay naharap sa 14 counts ng pang-aabuso ng bata. At kung mapatunayan nagkasala, naharap siya ng hindi pababa sa 20 taon ng pagkakakulong. Araw-araw ang mga tao ay nititipon upang makita ang King of Pop.
At nung patapos na ang trial, may mga deteriorating signs ang mapansin kay Michael Jackson, both physically at emotionally. Sa panahon ito, bumaba ang kanyang timbang. Ang kanyang mga pisngi ay lalong lumubog. Sa trial na ito, bandang huli, yung hurado ay hinatulang hindi guilty si Michael Jackson. At noong taong 2009, sa edad na 50 ay inannounce niya ang kanyang huling concert na tinatawag niyang Farewell Tour na This Is It sa O2 Arena sa London. Ngunit ang concert na ito ay na-cancel noong na-headline na si Michael Jackson ay na-overdose sa gamot at namatay. Ang world famous pop icon na si Michael Jackson ay idineklarang patay noong June 25, 2009. Huminto siya sa pagingam matapos ibigay ng kanyang personal na doktor na si Conrad Murray ang gamot sa kanyang inuupang Bel Air Home sa California. Ang gamot ay naging tool kay Jackson kapag hindi siya makatulog, ngunit kailangan para siya ay makapag-perform. Ang pagkamatay ng 50-year-old performer ay nagpadala ng shockwaves sa buong mundo. Kaasyong, baka may gustong i-request na topic? Comment down below lang ha, at mamimili kami ng the best. At syempre, magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. See you again mga kaasyong!